Mind Dios, Human Rights Commission. Tarantado por la, there is no law. There has to be law. Do not keep on complaining about my mouth, because my mouth is not the problem. It cannot bring down a country, but it can erase a generation of right thinking Filipino. Ang issue dito hindi yung bunga nga. No, nabasa ko yung iyo condemnation sa akin. Sabihin ko sa kanila, fuck you. France, Britain. Tapos yung iyo ngayon, plus the gold to condemn me. As again, I repeat it, fuck you. We are a nation na napakaraming addict. Itong Amerika, itong mga EU, itong mga progressive countries, they kept on hammering the issue against me. Sabi nila, marami ng 3,000 na daw ang patay. Hindi na lang inisip ng mga ulol na to. Putang ina nila. Para maintindihan ng mga putang ina. Pero walang putang ina. Itong pare, pero hindi sila kasali sa putang ina. Alam mo, hindi naintindihan nila. Sabi nila, Duterte, may death penalty noon. Wala man nangyari. Ganun rin. Bakit mo gustong ibalik? Ulol. Hindi ka naman tarantado, hindi ako ang presidente noon. Sino nagbigay sa iyo ng karapatan na patayin mo ang anak ko, i-rape mo? Dito sa kabila. Ito, makinig kayo, Amerikano. Bugukski. Ito dito. Anong kasalanan ko sa iyo? Kayong mga gangster, kayong nasa Pilipino na kinikin, mga putang ina ninyo, kinikin mabuti. Kaya kayo namamatay, ganito. Anong kasalanan ng Pilipino? Look at the Christopher books noon sa amin, who discovered the Philippines. The answer was, Magellan. Anak na. Kung ako ang presidente noon, sampalin kita pag ginawa mo. Kaya lahat ng adik, sira ang ipin, nag-grind, anya, nag-upo, tapos kung magkapera, magbili na siya. Kaya sabi ko, puta, bantay kayo sa akin. Hindi talaga ako papayag na sirain ang bayan natin. Lumabas yung Human Rights, State Department, Obama, EU. Ginanon ako, and every time they said, we will cut our assistance. Sabi ko sa kanila, putang ina ninyo, huwag mo kaming gawing aso. Gago ka ma. Hindi, walang resibo. Basta hingi na lang. Matuto kayong magsabi, ako'y Pilipino, putang ina mo, huwag mo akong lukuhin sa bayan ko, letse ka. Mo. Yan ang turo ng seminar ni Duterte. Kaya ako, pati pa itong iyo, iyo di puta, tang ina, isa rin ugok, some lawyers of iyo, nulat-tulatan ako that I could be, ang masakit dyan, ganito, putang ina nila. Ganon ninyo, paano ang mga Pilipino sa labas? Nandiyan na nga, nagpakahirap na, tapos that we will cut the assistance. Putang ina, iilo ninyo yung pera ninyo. You know what is an ilo? That's a piece of paper. When you run out of toilet paper, you wipe out your ass, God damn it. Bullshit kayo. America. Does that control the economy now?
his place that he is the most powerful industrial nation in the world. That's a lot of bullshit. Pareho man kami, may mga kabit rin. Sila, bispo, ako, mayor noon. Mga pare, putang ina, buisit. Pamural-mural na. Ako ang magpakulong, trabaho kayo. Pero pag nagkamali kayo, do it, mag-kidnap ka on the pretext of drug, ganun, putang ina mo, papatayin kita. I have dissolved Davao Vice. Ang kawain ng mga yan, gago na putang, maghuli ng babae, dalhin sa opisina, gamitin, kunin pa yung pera. Ginamit ni De Lima, who was, I said, for almost so many years, the chairman of the human rights. Reklamo ng reklamo, bunganga ng bunganga, wala namang ginawa ang putang ina niya. Ngayon, naging senador, daldal. Kano presidente ako, lekturan ako ng putang ina niyang raportor. Tapos sabihin na kayo, you know, there is no crime at all in the Philippines which says I cannot threaten criminals or else I will go to prison. Sa anong, sa Davao ako, ngayon ako si mayor. O kaya ang tamang Davao, maganda. Patay naman lahat, pero maganda. Kamatayan ng putang ina mo ngayon, buisit. Paano ka mag-alaga ng putang ina kung ganun sisirain mo yung mga bata? Animal kayo, papatayin ko talaga kayo lahat. Dahing na. Ayan, medyo wala akong pakialam. Sabi nila, ako daw ang pinaka-unpopular sa international press. Wala akong pakialam, putang ina ninyo. May problema ako sa bayan ko. Kausap namin si Kerry. Okay naman siya kasi nag-away kami nung ambasador niya. Yung ambasador niya, yung bakla, putang buisit ako dyan. May isa akong judge dito, sinipa ako talaga. Sinipa ako sa opisina niya. Hindi kick him. Ayaw magpirma. So nagdududa ako, yung mga polis apurado. Itong putang inan to, either nagsisirbato ito doon sa kabila. Sabi ko, judge, putain mo, sipain kita. Sabi niya, sige, sipain mo. Pumunta ako doon sa opisina niya, sinipa ako, aga ikaw ngayon. Gusto mo, barilin kita? Sabi niya, wag. Lagi. Tang ina.